Magandang araw po. Welcome po sa aking channel, Nov 9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras sa pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo. Gawin ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bahala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bahala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Alitagtag, Batangas kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang farm property na may lot area na 5,593 square meters. Napakahaba po ng frontage ito. Ito pong binabaybay natin. Mga 70 meters, more or less po yan. At along cemented barangay road. Mula po dito sa barangay road, patag na patag po ang lupa, then medyo elevate ng konti, then patag ulit. Ito pong nakikita nyo, party pa po ito ng property kung saan napakahaba po ng frontage nito. Ang kagandahan pa po dito, ito'y titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong magiging problema sa documentation or sa transfer ng title. At willing naman po kaming i-assist kayo hanggang mailipat sa pangalan nyo ang titulo. Nandito na po tayo sa dulong parte ng lupa kung saan, gaya ng nasabi ko sa inyo, napakahaba po ng frontage nito. Hanggang doon pa po sa may poste. May access na rin po dito ng tubig, kuryente at internet provider. Napaka-aliwalas po, napakatahimik ng lugar, sariwa ang hangin, malamig ang klima, at malayo na po ito sa 14 kilometers danger zone ng Taal Volcano. Punong-puno rin po ito ng mga fruit-bearing trees gaya ng lansones, kape, saging, mangga, at marami pa pong iba. Meron din po itong 50 puno ng nyog kung saan kada 45 days ito'y nag-harvest at ang kita po ay nasa 5,000 pesos. So income generating din po ito. Plus po itong mga saging at meron din pong 40 puno ng lansones kung saan ito'y namumunga na rin. Kung sakali pong gawin nyo itong bahay bakasyonan, hindi nyo na po kailangang magtanim kasi punong-puno na rin po ito ng mga fruit-bearing trees. Ang gagawin nyo na lang dito ay i-maintain nyo na lang. Marami pa pong pwedeng i-project dito. Gaya ng campsite, resort, events place, or pwede rin pong i-subdivide at i-resale. Gawa ng ito'y along barangay road at napakahaba po ng frontage nito. Kung masyado pa naman po kayong busy sa trabaho at walang oras sa pagnegosyo, pwede naman po kayong mag-land banking muna. Gawa ng mas malaki po ang kita sa land banking compare mo sa banko. Kung big family naman po kayo, pwede rin po itong gawing private farm estate para buong pamilya nasa loob ng isang compound. Yan naman po yung opinion ko lang. Depende pa rin po sa inyo kung anong project pwede nyong gawin once na na-acquire nyo itong napakagandang property. Walang magiging issue ng right of way gawa ng ito'y along cemented barangay road at napakahaba pa ng frontage. Isa pa po sa catch dito, napakalapit lang po nito sa provincial highway. Mga 3 to 5 minutes po, nasa highway na kayo. Kaya accessible po ito ng public transportation. Kahit hindi po kayo magdala ng sasakyan mula Metro Manila, walang problema. Makakarating kayo dito sa mismong property. Meron pong regular trips ng bus mula Pitex or Paranaque Integrated Terminal to Lemery vice versa. At yung lagi ko pong pinapaalala sa inyo na dapat nyong kinukonsider sa paghahanap ng property ay yung malapit sa hospital. Mula po sa Martin Marasigan Memorial Hospital sa Cuenca, Batangas, ang distance is 6.3 kilometers at ang travel time is 14 minutes.
Ito po yung tinutukoy ko sa inyo na elevated part nitong property kung saan magandang spot to para gawa ng bahay, bakasyonan o rest house. Pagdating po dyan sa taas, patag na patag pa rin po yan at punong-puno pa rin ng mga fruit-bearing trees. Sa distance, location at travel time portion na po tayo. Mula po sa bayan ng Alitagtag, Batangas, mga 5 to 9 minutes drive lang po. Napakalapit lang kung saan kumpleto na po doon gaya ng public market, groceries, convenience store, remittance center, local bank, at iba pang business establishments. Mula naman po sa Lemerim Beach Resorts, ang distance is 24 kilometers at ang travel time is 37 minutes. Mula naman po sa Lipa City, ang distance is 21.3 kilometers at ang travel time is 43 minutes. Kung manggagaling naman po sa airport, ang distance is 91.3 kilometers at ang travel time is 1 hour and 41 minutes. Summarize ko lang po sa mga nag-skip ng video. Ang lot area po is 5,593 square meters. Mahigit kalahating ektarya po ito. Ito'y titulado along cemented barangay road at may access ng tubig, kuryente at internet provider. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 2,200 pesos per square meter at net na po sa kanila yon. Ibig sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regards to documentation. Kung may mga katanungan po kayo or gusto magpaset ng tripping dito sa property na to, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong Imo, Telegram, Skype, Tango, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Ang Imo, Skype, Tango, Viber, WhatsApp ay isang application kung saan kahit nasa ibang bansa kayo o dito man sa Pilipinas, pwede po kayong tumawag sa akin. Mag-download lang po kayo niyan. Yan po'y libre. Sana po naibigyan yung aking video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo ay mas malaking sukat ng lupa o di kaya'y bahay bakasyonan o resort, meron din po kaming ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayo mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming ilok sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at tagtiwala sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at inyong pamilya. Maraming salamat po.